Nakilala si Rita Gaviola nang mabansagan siyang Bad Jow Girls, isang viral photo, noong 2016. Pagkatapos noon ay napanood siya sa TV at mas lalo pang nakilala. Makalipas ang ilang taon, ating kamustahin ang kalagayan ngayon ni Rita. The Philippine Showbiz List presents, ano na ang nangyari kay Bad Jow Girl Rita Gaviola? Viral photo ni Bad Jow Girl. Dahil sa isang viral photo noong 2016, nakuha mula sa Pahiyas Festival sa Lucban, Quezon, nakilala ng buong bansa si Rita. Ang larawang ito ni Rita ay pumukaw sa pansin ng netizens at umani ng mga paghanga dahil sa kanyang natural na ganda bilang isang katutubo. Ipinanganak si Rita noong May 13, 2003. Ang pamilya niya ay mula sa Zamboanga pero nagpalipat-lipat sila ng tirahan dahil sa hirap ng buhay hanggang sa mapadpad sa Lucena, Quezon. Ayon kay Rita, malaking tulong ang viral photo niya para makaahon ang pamilya niya sa hirap. Dahil dito, marami ang nagpaabot ng tulong sa kanyang pamilya. Si Rita ay may 5 pang mga kapatid. Tumutulong siya sa kanyang ina sa mga gawaing bahay kapag wala siyang pasok sa eskwela. Para makatulong sa mga magulang niya ay namamalimos si Rita. Ang kanyang ama ay garbage collector, habang ang kanyang ina naman ay nasa bahay nag-aalaga sa kanyang iba pang mga kapatid. Pinoy Big Brother. Dahil na rin sa biglaang sikat ni Rita at minahal ng publiko ang kanyang imahe, ay isa siya sa napiling pumasok sa bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother Lucky 7 noong 2016, kung saan binansagan siyang Bad Jow Girl ng Lucena. Sa edad 23, si Rita ang pinakabata sa kasabayan niyang teen housemates. Dahil na rin sa murang edad, ay lumalabas ang pagiging sensitibo ni Rita. Sa kabila nito, isa rin si Rita sa maituturing na maalaga at mapagmahal sa kanyang kapwa housemates. Sa ikawalong linggo sa PBB House, ay naging nominado siya dahil sa pagiging oversensitive niya. Nakipaglaban pa si Rita para sa league task, ngunit natalo siya at siya ang ikalawang teen housemate na napalabas sa bahay ni Kuya. First party. Sa paglabas ng bahay ni Kuya ay pinibagong yugto ng buhay ni Rita ang nagsimula rin. Sa kanyang 14th birthday ay nagkaroon siya ng boho-inspired party na ginanap sa isang resort sa Quezon City. Lalong lumitaw ang ganda ni Rita sa suot itong pink floral gown na binili niya sa Divisoria. Sa gitna ng programa, inihayag ni Rita ang labis na kasiyahan sapagkat yon ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng party. Sa kanyang Instagram, hindi matapos-tapos ang pasasalamat ni Rita sa lahat ng pumunta, lalo na sa kanyang fan club na Senorita Global Official. Nagpasalamat siya sa kanyang Mommy Grace na isang fan niya sa pagpaparana sa kanya ng ganong klaseng kaarawan na hindi niya malilimutan. Kasama sa dumalo ay ang stepfather ni Rita na si Danny Gaviola at dalawa nitong kapatid na bumiyahe pa mula Lucena para masamahan si Rita sa isa sa pinakamahalagang araw niya. Kabilang rin sa mga dumalo ay mga kasamahang housemates ni Rita noon na sina Baninoy Bautista, Fenech Veloso at Vivery Escleto. Bagong buhay. Mula nang madiskubre sa isang viral photo at sa pagsali niya sa Pinoy Big Brother, ay dito na nagsimulang magbago ang buhay ni Rita. Na-featured rin si Rita sa magazine show ni Corina Sanchez na Rated K at nabigyan ng scholarship program. Salamat sa ABS-CBN Lingkod Kapamilya. Siya ay naging isang modelo rin. Maliban sa pagiging modelo, ay naging endorser rin si Rita matapos makakuha ng mga endorsement sa mga taong naniniwala sa kanyang kakayahan na siyang ikinatuwa nito sapagkat nakadagdag ito sa napagkukuhanan niya ng mga pangangailangan. Kung dati, sila ay nakatira lang sa tagpi-tagping bahay, sila nagkaroon ng sariling tahanan na siyang pinagpapasalamat ni Rita sa kanyang fan na nagangalang Grace Kritzer na tinatawag niya ring Mommy Grace na siyang tumulong sa pagpapaayos nito kung saan maayos na silang namumuhay. Ang kanilang isang kahig at isang tukan ang pamumuhay noon, ngayon ay napalitan na ng kasaganahan sa buhay. Pangarap. Isa si Rita sa matyaga at di madaling sumuko. Lahat na yata ay gagawin niya para sa pangarap. Sa gitna ng pananahimik ng karera ni Rita sa ABS-CBN, naglakas loob siyang hanapin ang kanyang kapalaran sa kabilang istasyon. Nakita pa umano si Rita na nakapila sa GMA Network Compound para mag-audition sa Starstruck 7. Pero bago pa magsimula ang pag-ere ng Starstruck,
binigyan agad ng network si Rita ng proyekto. Nakasama ni Rita ang mga Kapuso artist na sina Miguel Tan Felix at Bianca Omali sa seryeng Sahaya noong 2019. Malapit sa puso ni Rita ang kwento at karakter na kanyang ginampanan sa Sahaya dahil ang kwento ay umiikot sa buhay ng isang badyaw at ang nais itong maabot na pangarap sa gitna ng mga kinaharap ng mga pagsubok. Isa rin sa pangarap ni Rita ang makapagtapos ng pag-aaral at maging isang ganap na guro. Kaya upang maabot niya ang kanyang mga pinapangarap, ay pinagsasabay niya ang kanyang pagmumodelo at pag-aaral. Gusto kasi ni Rita na matulungan ang mga batang mahihirap na hindi nakakapag-aral at nais na matuto na katulad na lamang niya noon. Nais rin niyang tulungan ang mga kapabadyaw niya upang hindi na sila kailanman kutsain pa ng publiko dahil lamang sa hindi sila nakapag-aral. Patunay lamang ito na mayroong busilak na puso si Rita dahil hindi lamang pamilya niya ang nais niyang matulungan kundi mas marami pang mga badyaw. Kaya isang malaking oportunidad para sa kanya ang pagkakadiskubre niya noon dahil ito ang nagbigay daan para magkaroon sila ng maayos na buhay ng kanyang pamilya. Dahil sa pagkakataon na ibinigay sa kanya, labis niya itong pinapasalamatan at kailanman ay hindi siya sumuko sa laban sa buhay. Mahirap man ang kanyang naranasan, sa kabila naman ito ay isang tagumpay na kanyang dadalhin pang habang buhay. Ika nga, hindi hadlang ang kahirapan upang maabot ang isang pangarap. Unjoining Miss Universe. Muling ginulat ni Rita ang publiko nang inanunsyo niya sa kanyang Instagram ang balak niyang pagsali sa Miss Universe. Makikita sa Instagram post ni Rita noong September 18, 2021 na kanyang Mala Beauty Queen na larawan na may caption na "Soon, sasali na tayo sa Miss You" cat emoji. Maraming netizens ang natuwa sa pahayag niya ito ni Rita. Sinagot din niya ang tanong ng isang netizen kung susundan niya rin ba ang yapak ng dating PBB housemate na si Kisses de Levine. Diretsahang sagot ni Rita, "Soon po." Tila hindi nagbibiro si Rita sa planong pagsabak nito sa Miss You. Sa isang post niya noong September 22, 2021, makikita ang isang larawan ni Rita na may nakapatong na corona sa ulo niya. Caption nito, "Beauty is not flawless. It shines even though you're flaws. Hashtag Miss You Universe soon." Nagpakita naman ng suporta ang mga followers ni Rita at nag-iwan ng positibong komento para sa kanya. It's Showtime, Sexy Babe. Unti-unti nang tinutupad ni Badyaw Girl Rita Gaviola ang kanyang pangarap na pasukin ang pageantry. Noong February 17, 2022, isa si Rita sa kandidata ng Showtime, Sexy Babe, ang contest ng It's Showtime para sa magaganda at sexy kababaihan. Itinanghal siyang daily winner at pasok siya sa weekly finals. Sa interview portion niya sa Showtime, Sexy Babe, pinag-usapan ang pagiging badyaw ni Rita. Ipinaliwanag niya kung bakit pangarap niyang makasali sa Miss Universe pageant. At ang pagsali sa Sexy Babe ng Showtime ay ang unang hakbang sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Ayon kay Rita, napagdesisyon na niyang sumali sa nasabing kompetisyon upang ipakita ang kakayahan ng isang katutubong Pilipino. Pahayag pa niya nais umano niyang mahikayat ang mga kababaihan na katulad niyang badyaw na magkaroon ng kumpiyansa sa kanilang sarili. Ayon pa kay Rita, maraming kagaya niyang kabataang badyaw ang takot magpakita sa mga tao. Ikinuwento rin niya kung paano madalas minamaliit ng publiko ang mga badyaw. Naibahagi rin ni Rita na pagkatapos niyang makalabas sa PBB house ay nag-sideline siya para makatulong sa kanyang pamilya. The end of her sexy babe journey. Hindi pa man nakakalayo ng lipad ay nabigo ang 18 years old na si Rita sa weekly final ng Showtime Sexy Babe noong Sabado, February 19, 2022. Sa limang daily winners na naglaban-laban ay si Rita ang pinakamababa sa height maging sa average score mula sa Sexy Authority Team na sina Rufa Gutierrez, Chief Filomeno at RK Bagatsing. 89.7% lamang ang average score ni Rita samantalang ang weekly winner na si Joanna Limbaro ay nakakuha ng 97%. Sa tanong kay Rita, nasubukan na kanyang kakayahan kung gaano na siya kahanda para sa pangarap niyang pagsali sa malalaking beauty pageants. Ang tanong kasi kay Rita sa weekly final ay, "Para sa iyo, sino ang mas mahilig sa chismis? Babae o lalaki? At bakit?" Ang sagot ni Rita, "Para sa akin po ang mahilig sa chismis yung mga babae. Kasi alam niyo kung bakit. Isa na po diyan yung mga nanay natin.
Kala diba? Ko, isa na po dyan ako. Diba? Kasi siya, yung parang para sa akin na yun nga po yung mga babae. Kasi yung mga babae, marami silang nalalaman. Lalo na about sa relationship. Kahit hindi nila nalalaman yung jowa mo o yan ng babae. Parang gumagawa sila ng way para may mapagawa yan. At lalo na po yung mga marites, pag nakikita ka po nila ganito, si ganyan yung anak mo. Parang ang hilig nila mag-kismis na hindi nila alam yung kung ano totoong kwento. Ayun po. Nanghinga ng komento ang hurado na si RK Bagatsing. Tinanong muna nito si Rita kung okay ba ito. Umuo naman si Rita. Ikinatuwa kasi ni RK ang taas ng energy ni Rita noong nakaraan. Ngunit noong araw na yon napansin niya na bumaba ito. At dagdag pa ni RK na dapat balance lang. Pinaliwanag rin niya kay Rita na bawat araw ay may matututunan tayong bago mula sa mga nangyari. Kung takaw pansin ang pagiging hyper ni Rita noong Webe sa unang pagsali niya, noong weekly finals naman, mapapansin na hindi siya ganun ka-energetic. Nang pansinin na parang tahimik yata ito, ang katwiran ni Rita, hindi naman medyo ano kasi ang lamig doon sa labas. Nalaman rin daw niya na trending siya pagkatapos ng segment ng Sexy Babe noong Webes. Pagka-check o manong niya na kanyang cellphone, ang dami raw nag-chat at bumabati sa kanya. Hilit ni Rita muli raw na buhayan yung fans niya, lalo na yung mga sumusubaybay sa kanya sa PBB. Ang totoong Rita Gaviola raw ay mahiyain. Na-excite daw siya nung sumali noong Webes kaya napakadaldal niya noon. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!